Magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli ang inyong madiskarteng nanay. At ngayong araw na ito ay magbabahagi na naman po ang inyong manay ng isa na namang lutuin na pwede ninyong pagkakitaan. At lalong-lalo na pwede ninyong ihain sa inyong pamilya. At kung ikaw ay may chikiting, naku, sigurado magugustuhan niyo itong ating recipe dahil bukod sa masarap, makakasigurado ka pa na malinis dahil ikaw na ang gagawa ng sariling homemade garlic longganisa mo para sa iyong mga mahal sa buhay. At pwedeng-pwede mong pagkakitaan, syempre. Kaya wag mo nang palagpasin tong araw na to. Kaya tara na, atin ang simulan. Ipapakita ko sa inyo yung mga kakailanganin nating sangkap. Ngayon, narito yung ating mga kakailanganin para sa ating homemade skinless longganisa. Syempre, kailangan natin ang giniling na baboy. Ngayon, para sa mga kapatid nating Muslim, pwede po kayong gumamit ng giniling na manok. Meron din tayong asin. So, iodized salt po yung aking gamit para mas mabilis siyang matunaw. Cornstarch. Ito po yung nagbibigay lapot at magbubuo ng ating skinless longganisa mamaya. Kaya, importanteng meron po nito. Bawang. So, mas maraming bawang, mas masarap. Kaya, depende po yan sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan. Naglalagay din po ako ng sweet paprika. Ngayon, ito po yung magbibigay kulay at bango ng ating skinless mamaya kapag naluto natin. Siyempre, hindi mawawala ang pinong paminta. So, nasa inyo na rin po yan kung gusto nyong bawasan o kung gusto nyong dagdagan. At siyempre, hindi mabubuo ang skinless longganisa kapag walang brown sugar. Nagdadagdag kulay at mas masarap po pag brown sugar ang gamit. So, yan lang yung mga simpleng sangkap natin. Then, mag-strike na tayo. Siyempre, hindi rin mawawala itong liquid seasoning. Pwede po kayong gumamit ng Ajinomoto. Pero inuulit ko, ito po ay optional ha. Pwedeng meron, pwedeng wala. Ayan, yan lang yung mga simpleng sangkap natin. So, mag-umpisa na po tayo. Ngayon, syempre, kailangan natin ng isang malinis na lagayan para sa paghahaluan ng ating homemade skinless longganisa. So, napakasimple lang naman po, paghahalu-haluin lang natin lahat ng mga sangkap. Unahin natin itong giniling na baboy. Ito po ay hinugasan ko na. At dinrain para sigurado na walang tubig na nakahalo. Then, maglalagay tayo ng cornstarch. Yung asin natin. Bawang. Masarap po pag maraming bawang para pag niluluto mo, mabango ang longganisa mo. Napakasarap po nito sa sinangag na kanin kapag umaga. Alam ko maraming mga bata ang mahilig sa longganisa, kaya bagay na bagay po ito sa atin mag-stack. Yung ating sweet paprika. Pamintang pino, sugar, then i-mix lang po natin gamit ang ating kamay para mas manuot yung timpla. So, maganda po kapag kamay yung ginagamit pang halo. Pwede kayong maghugas ng kamay or pwede rin mas gumamit kayo ng ganito nga, plastic gloves. So, i-mix lang po natin. Yung iba po, naglalagay ng annatto powder o aswete para kumulay. Pero pwede naman po yun. Pwede kayo magdagdag kung gusto ninyo. Pero sa akin, okay na po ito. Kasi yung brown sugar natin ay nagbibigay kulay na sa ating skinless longganisa. Kaya hindi na natin kailangan ng aswete. Pero kung yun nga, gusto ninyo ng mapula-pula, pwede kayong maglagay. Maglagay lang kayo ng 2 teaspoon na aswete powder kung gusto ninyo. Or pwede rin po yung aswete na nilagyan ng mainit na tubig. Pakulay lang naman po kasi yun, hindi naman po yung nagbibigay ng lasa sa longganisa para lang mabuhay. So yan, na-mix na natin. 1 to 5 minutes nyo pong haluin para masigurado natin na
natunaw yung sugar at kailangan po kasi nag-blend po talaga yung timpla nila. Kailangan pantay na pantay, kailangan halong-halo. Ngayon, ang gagawin natin, alam ko may mga magtatanong dyan kung halimbawa papasukin nyo tong negosyo mas halimbawa maramihan para hindi kagad po masira. Kasi ito po ay pang 1 week lang na konsumo. Ngayon, kung gusto po ninyong pasukin na negosyo talaga to, halimbawa 3 kilos na yung inyong gagamitin, gagawin na homemade skinless longganisa, mas maganda po na maglagay kayo ng, ito nga yung sinasabi nila na, sa letre. Nabibili po ito sa mga supermarket, i-check nyo lang po. Kada 1 kilo, 1 teaspoon po nito, ito po yung nagpapatagal ng ating karne sa rep. Sabihin, kahit 3 months pa yan, hindi po mangangamoy yung inyong frozen food. So, ito po kasi ay walang halo, kaya 1 week lang po itong pang-konsumo. Dahil ito naman ay pang sa amin. Kumbaga, ito kasi yung nagbibigay pampatagal, pampahaba ng buhay ng ating produkto. So, pwede kayong bumili nito sa supermarket. I-check nyo lang. Para siyang asin na kulay pink. Ngayon, ilalagay po natin to sa chiller. I-rest muna natin kahit mga 2 hours or 1 hour para mas maganda po kasi kumapit yung timpla bago natin ibalot sa cling wrap. So yan, ito na po yung ating homemade skinless longganisa pagkalipas ng isang oras. So isang oras ko lang siyang nilagay sa chiller dahil babalutin pa naman natin yan tapos ibabalik pa natin sa ating freezer para mag-maintain at kinabukasan, pwede na nating lutuin or pwede naman kahit 2 hours lang siya na narep, pwede nyo nang lutuin yung inyong nagawang homemade skinless longganisa. So sa ngayon, ang gagawin natin ay babalutin na natin to gamit yung ating cling wrap. So yan, meron tayong cling wrap dito. Then spatula. At kung gagamitin nyo nga itong negosyo, itong ating recipe, mas maganda na timbangin. Para masigurado ninyo na pantay-pantay ang laki at hindi kayo malugi. Kailangan mag-costing lahat. I-costing muna yung mga sangkap bago ninyo presyohan para siguradong nakuha ninyo ng tama ang presyo ng mga nagamit ninyong sangkap at hindi kayo malugi, makapagbigay kayo ng magandang presyo para sa inyong paninda. So mag-start na tayong magbalot. Kasimple lang gamit ang cling wrap nga. Pwede rin kayong gumamit ng parchment paper kung wala kayong cling wrap. Pagbabalutan lang naman to ng ating skinless longganisa. Kailangan din natin ng gunting para makat natin. So dito tayo magbabalot. Dahil ito naman ay pang amin, kaya no need ng timbangin. So maglagay lang tayo ng sakto sa ating lamesa. Ayan. Then, ikat lang natin. Saktong-saktong pang negosyo itong mga mami. Kahit di nga pang negosyo dahil kung mahilig kang bumili sa labas, lalo na ngayon, ang hirap bumili ng mga frozen food na hindi mo alam kung malinis ba ang pagkakagawa. Diba? So, yan mga isang dangkal. Yung lapad ng aking cling wrap at yung haba ay 2 dangkal. So, yan. So, ito yung ating skinless longganisa. Kuha lang tayo ng sakto. So, inuulit ko nga, kung gusto nyong pambenta to, timbangin. Gumamit kayo ng timbangan. Maglagay lang tayo ng 2 tablespoon. So, 2 tablespoon yung nilagay ko para pare-parehas yung laki. Yan. Tapos, i-cover nyo lamang po ng ganyan. Dire-diretso na po yan. Paikot. Yan. Ayan. Tapos, i-roll nyo lang po yung magkabilang dulo. At, meron ka ng skinless longganisa. O yan. Di ba napakadali lang po? Magdidikit na siya magkabila ang dulo. So, gawin pa natin yung iba.
So ngayon ito na nga po yung ating nagawa na homemade skinless longganisa garlic. Bali 18 pieces po ito. Meron ng tinakas yung aking anak sa freezer, nilagay na dahil yun ang gusto nga niyang ulam, nagsariling balot siya. So 18 pieces yung nagawa kong skinless longganisa sa sukat na 2 tablespoon kada isang pack ng ganito. Yan. So kalahating kilo po yung aking ginawa at ito yung nagawa natin. Kaya kung titignan ninyo, maging practical tayo kung tayo yung gagawa para sa pamilya natin, mas masusure po natin na malinis at masarap yung ipapakain natin sa ating pamilya, lalo na kung ang kakain mo, ang kakain ay yung mga anak natin. Ngayon, para po mas maganda, pwede nyong ilagay sa Ziploc or pwede naman dito sa tub. Yan, kung gusto nyong gawing negosyo, ilagay lang natin sa ganyan. Tapos, yun nga, inuulit ko, mag-costing muna bago magbenta para sigurado na walang lugi. Dahil ito nga po ay pang amin lang, dahil ang mga anak ko mahilig po sa longganisa, mahilig sa tocino, kaya nagsasariling sikap ako na ako na lang yung gumagawa para mas sure na malinis at masarap. At inuulit ko nga, kung gusto mong gawing negosyo to, mas maganda na kung mabilis ang kakainin ng mga customer mo, huwag mong lagyan ng salitre. Ngayon, kung pang-stock mo, pang-matagalan, kailangan nga po merong salitre. Yung pinakita ko kanina na curing salt, kasi yun nga po yung nagpapatagal sa karne. Sa mga frozen food, yun ang magpapatagal para hindi kagad siya mangamoy. Dahil pag wala pong ganun, kailangan 1 week lang, maubos mo na yung ginawa mong frozen food. Kailangan makain mo na kagad. Pero pag may ganun po, kahit 3 months, at yun din po yung nilalagay sa ham. Kung mapapansin ninyo, bakit yung ham ay maputi, ay mapula-pula, mapink, dahil po meron yung curing salt sa litre, pampatagal ng buhay ng ating pagkain. So yan, ilalagay na natin to sa ating freezer. Mas maganda kung overnight or 3 hours, 2 hours, 1 hour. Pwede naman po basta lumamig na siya ng 1 hour sa freezer ninyo. Pwede nyo nang lutuin at kasama ang mainit na kanin o kaya sinangag na kanin. Ako, ang sarap nun. So ilagay na natin to sa freezer natin. At mamaya magluluto tayo, papakita ko sa inyo kung anong itsura ng ating homemade skinless longganisa garlic. So ayan, nakalipas na yung 2 oras at yung aking mga chikiting ay nangungulit na para matikman ang ating homemade garlic skinless longganisa. So meron ako ritong pan at lalagay na natin yung ating skinless longganisa. So ayan, maglalagay lang tayo ng 1/2 cup ng water at isasalang po natin sa ating kalan. Yan, nalipat na natin sa ating pan. So maglalagay tayo ng 1/2 cup water para pakuluan muna natin. So yan, isasalang na po natin sa ating kalan at hihintayin po natin na kumuluto ng kumulo hanggang sa ma-drain po yung water na nilagay natin. Tapos saka tayo mag-a-add ng 2 tablespoon ng oil hanggang sa mag-golden brown yung ating homemade garlic skinless longganisa. Ngayon, na-drain na yung water na nilagay natin. So, mag-a-add na tayo ng 2 tablespoon ng oil. Gagamit po ako ng coconut oil at hahaluin po natin to habang niluluto para balance po yung luto ng ating skinless longganisa. Dapat low to medium heat lamang ang apoy para hindi masunog. So yan, ito na nga po ang ating homemade garlic skinless longganisa ni Manay na sana po ay magustuhan ninyo at gawin ninyong pangkabuhayan at pwedeng-pwede ninyong ihain sa inyong pamilya. Etong trip ko ngayon, kala mo umaga pero gabing-gabi nga po ngayon at ang trip naming mag-iina ay parang nagpuputrip kami ng almusal
Sabi ko nga sa inyo, saktong-sakto siyang i-partner sa tinapa, tapos pritong itlog, with sukhang may bawang, tas may labuyo, ay, ang sarap. At ang pinaka nagpapasarap dyan yung may sinangagang kanin, unlimited rice. Alam ko, mag-iisip kayo, manay, dahan-dahan sa pagkain, hindi ko po to kanin lahat. Kasama ko po yung aking cameraman, ang aking dalagang anak. So, dalawa kaming kakain dyan. At syempre, kailangan natin ng kakampi, ang aking herbal coffee. So, yan. Ay, nako. Sana'y masubukan nyo to. At muli ako po ang inyong madiskarting nanay. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to like and share mo naman kung nagustuhan mo itong ating recipe para mas marami ang matutong magnegosyo. At please don't forget to subscribe na rin and click the bell button para sa more uploaded na recipe na pwede mong pagkakitaan. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At alam kong natatakam kayo, kaya bumili na kayo at naku, 100% na magugustuhan ng inyong pamilya. So titikman ko muna ng isang tikim para yan sa inyo. So durugin. Ako po ay masarap to pag nagkakamay, pero naghugas na po ako ng kamay para sa mga nag-iinerte dyan. Masarap kumain kapag nagkakamay. Durugin natin yung sili para mas masarap. Ayan. Nako. Naglalaway na sila, kaya subukan nyo na to mga mami. Nako po. Tapos, syempre, ang una natin titikman, yung ating homemade para naman masubukan natin ang sarap. O, diba, lutong-luto. Sausaw natin sa suka. Mmm! Grabe, ang sarap! Panalong-panalo, saktong-sakto lang yung tipla. Baya, nabubulol na ako. Anak, saglit na lang. Huwag ka magdaway. Nainis na yung aking cameraman. Ay, ang sarap. Akan kalahati nyo na. Baka magkadayaan tayo dito. So, muli ako po ang inyong madiskating nanay. So, kita-kita po tayo sa susunod ko pang upload. At abangan nyo pa dahil marami pa akong isi-share sa inyo na pwede nyong pagkakitaan. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod. Paalam!